Okay, once again, welcome sa inyo na sa mga nandito sa ating Q&A session na ginagawa natin every Friday 8 PM Philippines time dito sa aking Facebook page. Itong Q&A session na ito ay para talaga to sa mga network marketers na gustong maging successful sa kanilang mga negosyo sa ethical na paraan. Meaning, hindi kailangan magsinungaling at manloko sa mga tao para lang kumita. Okay? So baka kasi may naliligaw dito sa inyo na hindi nyo alam kung anong meron dito. So ito talaga ay para sa mga network marketers o mga networkers na gusto maging successful sa negosyo nila na hindi nila kailangan magsinungaling at manloko. Kasi alam naman natin na hindi maganda ang reputasyon ng network marketing nang dahil nga sa mga scammers at mga unethical networkers. So binabago natin yun sa pamamagitan ng pag-spread ng ganitong knowledge, ng mga strategies, ng mga bagong prinsipyo na kaya mo naman maging successful sa network marketing na hindi mo kailangan manloko at magsinungaling sa mga tao. Kasi nagawa na namin. Namin. Hindi lang ako. Marami na ding nakagawa. Hindi ako nag-iisa. So, yun. And bago tayo magsimula, syempre mag-shoutout muna tayo sa mga nandito na. Meron ba mga first-timer? Sa mga first-timer, comment kayo dyan ng first time, no? Para mabigyan ko din kayo ng shoutout. Mga first-time ma-attend dito sa ating, ano? Dito sa ating Q&A session. Okay. So, sa mga first timer, comment kayo dyan. So, shout out tayo. Shout out kay Mylen, kay Maranyon, kay Ryan, kay Rene J, kay Vivian, Kian, Josephine, kay Ansel, kay Carlo, kay Michelle. Nandito pala yung mga masisipag kong estudyante. Nandito rin sila. So, si Chris Rodson, Rico, kay Jen, kay Kat, kay Kevin, kay Naminia, then kay Gerald, kay Jose, kay Prof. Baby Cute. Yan talaga yung pangalan mo. Okay. Kay Alex, kay Bolaw, tama ba? Kay Raquel, kay Dienzen Kurt, kay Louie, kay Jasper, kay Ayan, kay Ronnie, kay Abdullah, sino pa? Meron pa ba kang dito shoutout? Ryan, kay Michael, Jasper, Justin, and si Josephine Cuerdo, Jason Florendo, first time, kay Mylene, kay Halford, first time, and Luby, first time, Will Jalou, okay. Ang dami rin palang first timer, ano? Kaya John William, akala ko yung mga ano eh, yung mga tawag dito, yung mga complete attendance sa inyo, yung palaging uma-attend. Saludo rin ako sa inyo, by the way. Okay, sa mga complete attendance, yung palagi nandito. Jaren, kay Mark, Dave, Mike, Vincent. Okay, ayan. Si Bolo, first time din. Okay. Okay, Richard. So, meron pa ba? Meron pa dito. Si Janessa. Ayan, Janessa, first time from Saudi Arabia. Okay, so yan. With that being said, magsimula na tayo kasi meron na din ako mga nakitang question. Wait lang, copy-paste natin. Baka mawala. Okay, copy paste muna tayo. Baka mawala kasi mamaya aakyat na 'to, mawawala na. So, kinaka-copy paste ko. Okay. So, ano pa dito sa mga first timer na umattend dito, especially mga network marketers na first time umattend ng ating session, no? Once again, ginagawa natin 'to every Friday 8 PM Philippines time. And pwede niyo itanong diyan kung ano yung gusto niyo itanong. No, hindi ko may papangako na masasagutan ko lahat kasi depende. Sa dami ng tanong, meron lang tayong 1 hour. Hanggang 9 PM lang tayo. Pero, ang bibigyan ko ng focus na sagutan is yung mga question na may kinalaman sa leadership, personality development, mindset, ganyan. Kasi yung mga technical parts, na ando na yan sa aking lumang YouTube channel. Okay, meron akong lumang YouTube channel. Huling nakita ko, nasa 70,000 subscriber na yun. Dumadami pa rin yung subscriber kahit wala na akong access doon. Pero nandun kasi yung mga ano, yung mga tawag dito, yung mga training na technical, yung mga technical na training na about dun sa mga tanong niyo, lalo-lalo ni mga tanong tungkol sa paano magkaroon ng tawag dito na paano mag-invite, paano mag-present, paano mag follow up, mag-close ng deal, handle ng objection, paano kung sabihin itanong ni prospect ganito, naandun na yun, doon ko na lang itinuro yun. Okay, doon sa aking YouTube channel. Or pwede rin kayong pumunta sa aking website, serranoacademia.com, para sa mga network marketers. Kung gusto nyo pa na matuto ng mga intensive na training, step-by-step training kung paano ka magkakaroon ng result sa iyong negosyo,
Yung mga tinuturo ko doon is mga specific strategies talaga kung ano yung gagawin mo. Okay? So, yun din yung mga ginagawa ko. Yun din yung mga tinuturo ko sa mga members ko. So, yun. So, yan. So, mag-focus tayo sa mga question na more on about personality development. Kasi yan yung, kaya doon tayo mag-focus kasi wala nun sa YouTube channel ko. Wala. Kaya, nagtaka din ako eh. After, alam mo yun, kailan ba ako sinimulan yun? 2018? Kailan ko ba na-realize yun? Last year lang yata, na-realize ko na, oh, ano, parang wala. Or ngayong year lang pala. Ngayong year ko na-realize na, bakit ang konti ng mga training doon about leadership tsaka personality development. More on strategies talaga. Kasi, nung nag-start ako sa negosyo, eh yun din yung hinahanap ko eh, yung mga strategies na yun. And since walang nagtuturo ng ethical na pamamaraan, eh ako yung nag-trial and error, sinubukan ko. No? Kung ano yung mga nag-work, hindi nag-work, tapos kung ano yung nag-work, yun yung shinare ko. Okay? So, yun ang reason kung bakit puro ganun. Puro, tawag dito, puro mga prospect na ano, na, ay puro prospect, sorry. Puro mga technical na training na yung mga nandun sa YouTube channel yun. Okay? So kaya kung gusto niyo matuto sa mga ganun, eh, doon, panoorin niyo yun. Mas detailed na makakapagturo yun sa inyo. Kumpara dito, limited time lang tayo. Okay? So with that being said, no, sagot na tayo sa mga question. So may mga ilan na ako na mga naka-copy-paste dito. Alright. Teka lang. Ayan. So first question from Ansel. Ask ko lang po kung naranasan niyo na ba yung part na pinipilit nyo pa din maging okay na kahit sobrang daming rejection. Ay, grabe, no? Parang mala MMK na naman to, Ansel. At mga financial problem, especially nung nag-uumpisa kayo na mag-build ng network. Yung puro pagkakamali, paano nyo pinatatag yung paniniwala nyo na darating kayo sa kung ano yung estado nyo ngayon. Yung bang kahit walang naniniwala, kahit walang kasiguradahan kung ma-achieve nyo ba siya nung una, anong iniisip nyo araw-araw noon kahit sobrang bigat, ang bigat-bigat na dumating ba kayo sa puntong down na talaga kayo, paano nyo mas pinatataging sarili nyo noon? Yes, oo naman. No? 2016, yun yung lowest point na na-experience ko sa buhay. And after noon, wala naman nang sumunod. Sana wala nang sumunod, pero bahala na si universe kung ano mangyayari. Pero yun yung lowest point ko nun. Kasi talagang lugmok na lugmok ako. Baon ako sa utang. Hindi ko alam yung eksaktong gagawin. Nalagas yung grupo ko that time. Tapos, kinuha pa ni Lord yung second father ko, yung lola ko. Tapos iniwan sa akin ng nanay ko yung bahay namin. No, yung bahay na tinitira namin. Na hindi ko alam kung paano ko babayaran yung mga bills dun. Wala nga akong pera eh. So, sunod-sunod. Sobrang daming problema. Tapos si Grace pa nun, yung girlfriend ko, si Grace, ay pinipilit siyang mag-abroad nung parents niya na ayaw niya mag-abroad. And wala rin akong magawa kasi nga, hindi ko rin siya kayang masuportahan financially dahil wala rin ako eh. So, sunod-sunod, ang daming problema nung mga time na yun. Talagang parang binugbog ako sa problema nung mga oras na yun. And naiintindihan ko, nakaramdam din ako ng mga ganyan. No, naramdaman ko din yung mga ganyang moments. Alam ko yung pakiramdam. Kaya, isa rin sa mga reason ko bakit ko pinagdaanan yun is para makapag-inspire ng ibang tao. And I'm sure, siguro naman lahat ng mga kilala niyong Lodi, dumaan din, meron din silang ganyang moments sa buhay nila. No? Yung mga successful na iniidolo nyo, sigurado meron din silang mga ganyan na moments sa buhay nila. And sa akin, hindi ko yun sinishare para humingi ng simpatya, magpaawa. Wala akong pakialam sa mga bagay na yan. Hindi ko kailangan ng awa ng kahit na sino. Sinishare ko yun is to inspire other people kasi nalampasan ko eh. No? And palagi nyo yung tatandaan na pag pinagdadaanan mo yung isang matinding bagay na yan, na pag sinishare mo yun sa ibang tao, maliban sa mentor mo ha, maliban sa mentors nyo, pag sinishare mo yun sa ibang tao, ang dating niyan is parang, yun, humingi ka ng simpatya, nagpapaawa ka, nagdadrama ka, walang kwenta sinasabi mo. Ganun talaga. Pero once na nalampasan mo siya at naging successful ka, nagiging inspirational story na siya. Ang ganda, no? So, kaya naaalala ko yun, yung 2016 na yun na lowest point ng buhay ko. Actually, alam ko, May 30, 2016. Alam ko yung exact date, eh. Dahil sinulat ko siya sa journal, no? Meron akong journal na pinagsulatan, which is yun yung rin yung pwede niyong gawin. Nang lahat ng drama ko sa buhay, sinulat ko doon ng haba. Nasa akin pa rin yung journal na yun na andun lang sa bookshelf ko. Ayoko na kunin. Pero sobrang
haba nung sinulat ko dun. Anim na pages yata, limang pages back to back sa notebook na yun. Tapos ang liliit pa ng sulat ko. Tapos ang malupit English. Hindi ko din alam kung bakit English. Nung binasa ko ulit siya last time, sabi ko, bakit English to? Ako ba talaga nagsulat niyan? Di ba? Sobrang haba, ang dami, ang hirap ng ano. Pero sinulat ko yun. Alam niyo yung malapit na? Yung pag iniisip ko yun, ah, kahit ako mismo nai-inspire ako pag iniisip ko yung ginawa ko na yun. Yung 2016 na version ng Carl Serrano na yun. Na sinulat ko yon, ang iniisip ko hindi para magdrama. Sinulat ko yon kasi ang intention ko ay para ma-inspire yung makakabasa nun kapag successful na ako. Yun talaga yung intention ko. Alam, natatandaan ko pa rin hanggang ano, ngayon. Kaya pag binasa yon, pag binasa nyo yon, pag nabasa nyo yon, hindi, ewan ko kung may nakabasa, ewan ko. Pero pag nabasa mo yon, haba, ang daming drama. Pero parang sa mga kalagitnaan na part, hanggang sa patapos na part, kinakausap ko yung future na mga magbabasa. Na sinasabi ko na lumaban ka lang, laban ka lang, no, huwag kang susuko, baga, andyan yung Diyos na gagabay sa'yo, ganyan. Ini-inspire ko yung tao na makakabasa nun. Yun kasi yung talagang intention ko. So meaning, even at that lowest point ng buhay ko, nung mga time na yun, naniniwala pa rin talaga ako. Kasi sabi nga eh, malalaman kung talaga bang naniniwala ka o hindi, ay sa mga ganyang klase ng sitwasyon. Ang dali-dali lang kasing sabihin na naniniwala ako, magiging successful ako, yayaman ako, pag okay yung sitwasyon mo. Diba? Pero paano kung kapag ganun na? Walang sumusuporta sa'yo, problemado ka sa pera, nalalagas grupo mo, walang naniniwala sa'yo. Diba? Alam mo yun, yung sunod-sunod ka ng problema, naniniwala ka pa rin kaya? Maniniwala ka pa rin ba? Doon ka matitest. Ang dali lang kasi nga magsalita ng magaganda kapag maganda yung sitwasyon, kapag okay. Pero paano kung pangit? Maniniwala ka pa rin ba? Doon siya sinusubukan. Doon ka tinitest. Maraming tao doon bumabagsak. Kaya, sayang, magiging successful sana sila in the future, pero wala eh. Nagpadala sa emosyon, doon sila bumagsak. Diba? Kaya kung mapapansin nyo, meron na ba kayong mga naging member na ganito? Diba? Paulit-ulit sinasabi sa inyo na, tawag dito, na, I will never give up, I will never quit. Tapos after a week, wala na. Ang dali lang kasi magsalita eh. Kaya nga sinabi na may kasabihan na words are cheap. Wala namang kwenta yung mga yan, yung mga sinasabi na yan. Huwag niyo sabihin sa kahit na sino, patunayan niyo na lang. No? So sa akin, kaya tigilan niyo yun ha. Yung mga ganun-ganun po, post ka pa, I will never quit. Naalala ko tuloy. Pero nag-check ako ng memories kasi ganun yung ginagawa ko araw-araw. Nag-check ako ng memories kasi yun yung sinishare ko na story ko sa Facebook story ko. Diba? Ewan ko kung nakikita niyo. Pero nag-share ako ng tawag dito ng mga Facebook stories ng mga pinopost ko 5 years ago, 7 years ago, di ba? Yung mga, ewan ko kung nakikita niyo yung mga bagay na yun. Kasi ito pa, bago tayo pumunta doon sa sinasabi ko, yung mga pinopost ko na yun 7 years ago, 5 years ago, 3 years ago, pansinin mo, hanggang ngayon, yun pa rin yung sinasabi ko. Yun pa din. Napansin niyo ba yun? Napansin niyo ba yun? Meron ba sa inyong nakapansin ng ganun? Yung mga pinopost ko doon, lalo-lalo na yung mga sobrang tagal na, hanggang ngayon yung pa din yung sinasabi ko. Kung ano yung mga motivation na pinapost ko doon, yun pa din ang sinasabi ko hanggang ngayon. So, ito yung tanong, kailangan ko ba mampatunayan na naniniwala ako doon sa mga pinagsasabi ko na yun? Kaya hindi nyo mapapatunayan yung mga paniniwala nyo na yan hanggat hindi nakikita sa resulta nyo. Hanggat hindi nyo napapatunayan sa resulta, hindi sa gawa, hindi sa salita. Okay? So, balik tayo. Meron, pag nag-check ako ng memories, ganyan. Meron ako mga nakikitang post doon nung dati kong mga member. Sa matagal na, 2014, mga ganyang taon. Na tinatag, pag na, ano kasi minsan, di ba, pag nag-check ka ng memories mo sa Facebook, eh, makikita mo rin yung mga post na tinatag ka. So, meron mga nakitang mga ganon na may mga naging member ako noon na ang mga post nila, I will never quit. I will never give up. And napansin ko, yung mga mahilig mag-post na ganun, sila yung mga unang sumusuko. Kasi puro salita eh. Hindi naman kailangan patunayan doon. So yun yung paulit-ulit kong nire-remind sa sarili ko. And nung moment na yun, 2016, ay, di yun, ang dami kong problem na na-experience. Sobrang hirap. And then,
na-remind ako doon na, oh, ayan, nahihirapan ako ngayon. And take note, nung mga time na yon is, ano na ako, mahigit 3 years, almost 3 years na. Oo, May yun eh. So, almost 3 years na ako sa negosyo, sa industry ng network marketing. Almost 3 years na. So, meaning, marami na din mga training about mindset kasi puro ganun yung training sa amin before. Kaya sobrang laki rin ang appreciation ko doon. Even though hindi kami talaga naturuan ng mga ethical strategies, no, hindi ko pa rin naman pwedeng baliwalain yung mga mindset training talaga namin. Yun yung talagang sobrang laki ng epekto sa akin. Hindi naman yung mga skills eh. Hindi naman yung mga strategies. Yes, nakakatulong yan. Pero kung hindi ko kasi naiintindihan, kung hindi ko kasi katulad nun, na-experience ko yung lowest point ng buhay ko na yun. Tapos itong sinasabi ko sa inyo, yun din yung pumasok sa isip ko ng mga time na yun, na ito yung challenge sa akin. Kailangan ko lang siyang lampasan. Sobrang hirap, pero kailangan ko lang lampasan para mapatunayan ko sa Diyos, mapatunayan ko sa universe, na seryoso ako. Na gusto ko talagang umasenso. Papatunayan ko sa gawa, sa resulta, hindi sa salita. Ang dali-dali lang magsalita. So yun yung way ko. Kaya ang ginawa ko yun, sinulat ko sa journal. Tapos ang intention ko, para kapag successful na ako, tapos nabasa yun ng mga tao, ay mai-inspire sila. Okay? Mai-inspire sila. Yun ang intention ko kung bakit ko siya, ano, kung bakit ko siya, tawag dito, sinulat sa journal. Okay? So, yun yung, ano, yun yung pinaka-challenge sa inyo. Yun yung pinaka-reminder sa inyo na every time na dumadaan ka sa mga ganitong moments, hindi ka pinahihirapan. Sinusubukan ka lang. Talaga bang seryoso? Kung baga, imaginein mo na lang yung Diyos na para kang tinatanong, seryoso ka ba talaga? Anak, seryoso ka ba talaga? Sige nga. Tingnan natin kung lalampasan mo to. Ang daming tao din. Yun, ito pa yung malupit eh. Naniniwala sa Diyos, pero ganun. 'Di ba? May pa-quote-quote pa, 'di ba? Yung mga nasa Bible na "For I know the plans I have for you," 'di ba? Yung mga Jeremiah 29:11, may mga pa-quote-quote pa nang ganun. 'Di ba? Pero hindi naman sinasa puso, hindi naman sinasa isip, hindi naman ina-apply sa buhay. Kasi napakaganda nung ano na 'yun eh, nung Bible verse na 'yun eh. "For I know I have the plans for you," says the Lord, "plans to prosper you, not to harm you." Oh, ayan, pinadadaanan ka sa ganyang challenge. Diba? It doesn't matter, naniniwala ka sa Diyos o hindi, anong relihiyon mo, wala akong pakialam doon. Hindi ko to sinasabi para sa religion or whatever. Pero, lalo-lalo na sa inyo, kayong mga believer dyan, naniniwala ka sa Diyos, tapos pag binadaanan ka ng ganyan, "Lord, bakit ganito?" Dadrama-drama ka? Okay lang naman na, ano eh, okay lang naman na malungkot. Dapat lang naman talaga, mararamdaman mo yung lungkot, yung frustration, yung stress. Ganun talaga eh. Parte yan eh, parte yan. Pero that doesn't mean yan yung gagamitin mo na excuse para tumigil ka. Yun yung mga nagiging talunan. Yun yung mga nagiging loser. Diba? So, dun, yun yung sinasabi ko, kaya paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na ganun ka-importante yung mga mindset training. No, kahit paulit-ulit, kasi hindi mo pwedeng sabihin na, paano narinig ko na yan, alam ko na yan, paulit-ulit. Alam mo na pala, o ba't hindi ka successful? Alam mo lang, pero di mo naiintindihan. Kasi kung talaga naiintindihan mo, may resulta ka. May maganda kang resulta kung talagang naiintindihan mo. Hindi naman dito, ano eh, hindi naman dito dapat maging book smart ka, narinig mo lang, nakasulat sa notes mo, dapat ina-apply mo sa buhay mo yan. Hindi puro alam lang, di mo namang ginagawa. O, tinetest ka nga eh, kung talaga bang naiintindihan mo, o dyan pa lang. Tapos ang dami nyo nang nagiging reklamo, ang dami nyo nagiging sumusuko na. Doon pa lang palpakan na eh. O alam mo pala, ba't di mo ginawa? Kaya yung mga mindset na training ng ganito, even ako, nakikinig ako kahit paulit-ulit na. Kahit paulit-ulit. Wala akong pakialam. Kasi, alam ko sa sarili ko kung sinasabuhay ko na ba yun o hindi pa eh. And, minsan, kahit sinasabuhay ko na siya, minsan, nagiging reminder siya sa akin pag naririnig ko ulit. Minsan nga, pag nakikinig ako ng replay ng sarili kong video. Minsan kasi may mga time, napapakinggan ko yung replay ng sarili kong video kasi yun yung mga ginagawa ng video editor ko. I-review ko kung okay yung mga videos na ginagawa niya. Namomotivate ako sa mga pinagsasabi ko. Pinapanood ko yung sarili ko. Ano? No? Nari-remind ako. Diba? So yun yung pwede nyo na gawin. Kapag nandun ka sa moment na yan, dali mo yung journal, sulat mo.
Tapos, pwede mong gayain kung anong ginawa ko. Na sinulat ko yon hindi para magdrama. Sinulat ko yon para ang intention ko is makapag-inspire ng tao kapag successful na ako. Meaning, dun pa lang, wala na, dun pa lang, wala akong duda. Kahit na andun ako sa moment na yon, wala akong duda kung magiging successful ba ako, hindi. Alam ko magiging successful talaga ako. Hindi ko lang alam kung kailan. Yun lang, hindi ko lang talaga alam kung kailan. Basta alam ko, makakarating ako. Hindi ko lang alam kung kailan. Yun ang sigurado. Sigurado na magiging successful ako, hindi ko lang alam kung kailan. Diba? So yun, kaya mo ba yun? Oh, wag mo na sagutin. Patunayan mo na lang. Okay, next is, humanap ka ng ano, dito na papasok naman yung skills and strategies, yung susunod, yung 5 M's na paulit-ulit kong sinasabi. Kasi kahit anong ang pagpupursige mo, kahit anong ang hataw mo, kahit anong sipag mo, kahit anong mindset training mo din, kung kulang ka ng at least isa dun sa 5 M's, wala talaga. Sorry. Wala ka talagang magiging resulta. Kasi after ko na, ayun, hindi ko naman nalampasan agad yun eh, yung sitwasyon na yun. Pero, nung naghanap na ako ng ways, ano ba yung step-by-step na gagawin ko? Strategy. Diba? Ang hirap. Kasi nung mga time na yun, wala namang ganito eh. Wala namang ethical nation. Walang ganito. Wala. So, trial and error talaga ako. May mga naririnig ako na training kung kani-kanino before, pero may mga unethical pa rin na halo yung ginagawa nila. So, tinanggal ko yung mga unethical. Sinubukan ko kung anong mangyayari kapag ginawa ko to na walang mga unethical na halo. Blah, blah. And tagal nang inabot kasi nga nagta-trial error ako mag-isa. Pero doon ko na formulate yung 5 M's na yun. Nung na-achieve ko na yung resulta na meron ako ngayon, doon ko na formulate yung 5 M's na sinasabi ko. Okay, yun yung nung binalikan ko, paano ko to na-achieve lahat? So doon ko na formulate yung 5 M's. Machine, mechanism, method, mentor, tsaka massive action. So kung kulang ka ng kahit na isa doon, no? Kahit isa lang, talagang mahirapan ka, malabo. Lalo-lalo na kung wala ka ni isa. Wala kang pag-asa. Yan ang totoo. Sorry. Pero kahit anong motivation na mapakinggan mo, wala. Walang mangyayari sa'yo. Okay? So hanapin mo, paano ka magkakaroon ng 5 M's na yun. Okay? Next question. I hope na marami kayo natutunan doon. Learning ba? Marami ba natututunan so far? Ayos ba? Ayos? Comment kayo dyan kung marami kayo natutunan so far. Okay, ito mayroon ako nabasa comment kay Ayan. Hindi naman to ano, hindi naman siya question. Pero you're welcome Ayan Impuesto. Okay, you're welcome. Next, okay. Naghanap lang ako ng ibang mga ika-copy paste natin. Learning ba? Learning? Marami ba natututunan so far? Comment kayo dyan ng learning kung marami kayo natututunan. Comment na lang, di pa magawa. Pag-asenso pa kaya. Ulit-ulit yung sinasabi ng mentor ko dati. Okay. Next question. Ito, from Bolaw Pahong. Yan ba talaga yung pangalan mo? Hindi ko alam, siguro. Ask ko lang po, kailangan ba talaga dibdibin pag na-reject ka? Hindi po para sa akin tong tanong ko, para po sa upline ko. Ipinagtatanong mo yung upline mo. Ako yung napatanong, ba't mo ipinagtatanong yung upline mo? Yeah. Kailangan ba talaga dibdibin pag na-reject ka? Sino may sabi? No? The more na dinidibdib mo yung mga rejection na yan, anong mangyayari? Magiging successful ka na ba kapag dinibdib mo yan? Ganun ba yon? Ito eh, hindi lang ito eh, kasi isipin nyo to. Ito rin isa sa mga paulit-ulit ko nire-remind sa sarili ko na every time na binibit natin yung sarili natin, meaning, ayun na nga eh, na-reject ka na nga eh. Na-reject ka na, nagkamali ka na, hindi mo na-achieve kung ano man yung goal mo na sinet mo na may deadline, ganyan. Wala namang maitutulong kung tatrashtukin mo pa yung sarili mo. Di ba? Tatrashtukin mo pa yung sarili mo, eh, hindi kasi ako magaling, kasi bakit kasi ganito ako, bakit kasi ganyan ako, anong may tutulong nun sa'yo? Di ba? Ma-achieve mo ba yung goal mo sa pamamagitan ng ganun? Hindi naman, di ba? So once na
na na-reject ka. O itanong mo sa sarili mo, bakit kaya ako na-reject? Ano ba 'yung pagkakamali ko? Kung hindi mo alam 'yung sagot, tanong mo sa mentor mo. I-share mo sa kanya 'yung scenario kung ano 'yung nangyari. Share mo sa kanya. Ito 'yung sinabi ko. Ito 'yung sinabi niya or pwede mo send 'yung screenshot. Saan kaya ako nagkamali diyan? O, di ba? Kung hindi mo masagot 'yung tanong sa sarili mo na 'yon, edi tanong mo sa mentor mo, baka mali mo malaman niya. And then once nalalaman mo 'yung sagot, edi next time 'wag mo na uulitin. 'Yun, nakakatulong 'yun para mag-progress ka. Hindi nakakatulong yung pagdadrama mo, pagrereklamo mo, di ba? Pag-self-pity party mo, hindi nakakatulong yun para mag-progress ka. Wala namang mangyayari kapag ginawa mo yun. Walang mangyayari maganda. Ang mangyayari, down ka na nga, ida-down mo pa yung sarili mo. Dina-down ka na ng ibang tao, dina-down mo pa sarili mo. Maawa ka naman sa sarili mo, no? Kahit sarili mo na lang. Kahit siya sarili mo na lang mismo, di ba? Kahit sarili mo na lang siguro, kampihan mo naman sarili mo. Kaya natin to, bawi tayo next time. Practicein mo lang na ganun. Okay, practicein mo lang na ganun. Madaling sabihin, mahirap gawin. Lahat naman halos siguro nung pagdating dito sa usaping pag-asenso, pagdating sa success sa negosyo natin. Eh, ganun talaga eh. Madaling sabihin, mahirap gawin. Eh, ganun talaga eh. Kasi kung madali, lahat sana tayo mayaman na. Sinadya talaga na gawing mahirap. Kasi hindi lahat ng tao deserving para yumaman at umasenso. Deserving ba nung mga reklamador na yumaman at umasenso? Deserving ba nung mga chismoso o chismosa na yumaman at umasenso? Deserving ba nung mga backstabber mong kaibigan na yumaman at umasenso? Sa tingin mo, ano mangyayari pag yumaman at umasenso yung mga yon? Di ba? Magkakaroon sila ng kapangyarihan para magreklamo pa ng mas matindi. Magkakaroon sila ng kapangyarihan, which is yung pera, para mangchismis pa ng mas matindi. Para mang-backstab pa ng mas matindi. Hindi nila deserve yung mga bagay na yon. Deserve ba ng mga batugan na umasenso? Hindi. So, kaya sinadyang gawing mahirap. Kaya lahat siguro nang sasabihin ko sa inyo, madaling sabihin, mahirap gawin. Sinadya talagang gawing mahirap. Kasi hindi naman para sa lahat eh. Pwede. Pwede sa lahat. Pwede sa lahat, pero hindi para sa lahat. Ang pag-asenso, naniniwala ko na ganun. Ang pag-asenso, pagiging successful, pwede. Pwede sa lahat, pero hindi para sa lahat. Paano mo malalaman kung para sa'yo? Kapag willing ka na baguhin yung isipan mo, baguhin yung mindset mo, baguhin yung ugali mo, baguhin yung mga pamamaraan mo, baguhin yung sarili mo. Kapag willing ka na gawin yon, para sa'yo. Pwede talaga para sa'yo na maging successful ka. Pero kung ayaw mo, diwag. Maghirap ka pa nga bang buhay. Diba? So, ganun talaga eh. Ganun talaga eh. So, yun. Marami ba natututunan so far? Learning ba? Learning? Ayos? Okay. So, next question tayo. Ito, from... tawag dito, from Angel. Angel Fritzy Joy Gulmatico. Haba ng pangalan ni Angel. Okay. Sir Carl, ask ko lang po, paano kapag yung upline mo ay hindi active sa social media at puro na lang power? Kapag nag-online, ano pong magandang gawin? Ano ibig sabihin mo ng puro na lang power? Ano ibig sabihin mo nun? Puro na lang pambabaliw? Puro na lang pakita ng pera? Yun kasi yung pagkakaintindi ko eh. No, kada mag-online siya, papakita lang ng pera. Para mang-hype. Ito ha, regardless kung anong klaseng upline meron ka, mabait, hindi, matino, hindi, unethical, ethical, wala sa kanila yung success mo. Palagi niyo yung tatandaan, wala sa kanila. Siguro mga 5 to 10% lang yung kaya nilang iambag sa'yo, which is yung guidance and knowledge. Minsan nga, wala pa eh. Wala talaga silang mayambag sa'yo. Di ba? Kung di ba mawer. Di ba? Pero wala sa kanila yung success mo eh. So sa halip na isipin mo yung mga upline mo na yan, no? Isipin mo paano ka magiging successful. Ito para sa akin. Kasi nagkaroon din ako ng mga upline na palpak. Nagkaroon din ako ng mga ganyan. Mga palpak na upline, mga walang kwentang upline. Meron din ako naging mga ganyan. Pero, yun yung paulit-ulit ko nire-remind sa sarili ko, hindi naman sila yung magpapayaman sa akin eh. Turuan nila ako, thank you. Hindi, di okay lang. At least nadala nila ako sa industriya na to ng network marketing na kung saan may pag-asa akong yumaman. Kahit na wala akong experience sa pagninegosyo, kahit na drop out ako, kahit na galing ako sa mahirap na pamilya. Yun na lang yung pinakamaganda siguro nilang nagawa. Nadala nila ako sa industriya na to. So wala naman kasi sa kanila. Kahit anong sabihin nila, kahit anong gawin nila, kahit pa ethical yung upline mo, kahit pa successful yung upline mo, kahit pa
nagtuturo siya ng mga strategies na effective step by step. Kung batugan ka, kung batugan ka, kung ningas kugun ka, kung patay sindi ka, hindi ka pa rin naman naasenso eh. So meaning, nasa iyo rin lang talaga. Kahit sinong apply nang mapunta sa iyo, ikaw pa rin yung magpapaasenso sa sarili mo, hindi sila. Siguro, sabihin na natin, napunta ka sa palpak na upline. Siguro, kaya ka napunta sa palpak na upline ay dahil para matuto ka na iwasan yung mga pagkakamali niya para ikaw yung maging ideal or maging effective. Di naman perfect. Wala namang perfect na upline. Ikaw yung maging effective na upline. Kasi nung naka-experience ako na gano'n, may naging palpak ako na upline. So, inisip ko, yung mga kapalpakan niya, hindi ko gagawin. Iiwasan ko yon. Yung mga magaganda niyang nagagawa, yun yung gagayahin ko. Kung meron man. Gagayahin ko. Para sa mga susunod ko na grupo. Okay, sa mga magiging members ko. Wala naman kasi sa kanila yung pag-asenso mo. Eh. Sa mga mentor mo, wala yan. Nasa sayo yan palagi. Meron ka mang apply na wala. Kapag gusto, maraming paraan. Ito na naman tayo. Kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Kapag gustong-gusto mo talaga, walang makakapigil sa'yo. Kapag ayaw mo talaga, walang makakapilit sa'yo. Di ba? Kaya kahit na dumaan ako sa mga, nagkaroon ako ng mga palpak na offline. Nagkaroon ako ng mga palpak na upline before, naging successful pa din ako sa negosyo ko. Kasi wala naman sa kanila eh. Wala naman sa kanila yung success ko eh. Ulitin ko, kung tulungan nila ako, okay, thank you, maraming salamat. Kung hindi, diwag. Diba? Kaya ngayon naman, pinagpala ako kasi meron akong matinong mentor, no? Na hindi talaga ako iniwan. No? Ewan ko kung nanonood sila dyan. Magko-comment yan kapag nanonood yan. Pero malamang busy yan. No? Kaya wala yung oras para manood sa akin. Pero no, pinagpala ako, meron akong upline na supportive, meron akong upline na gumagabay. Meron akong upline na napagsasabihan ko ng mga kadramahan ko sa buhay. Nagdadrama din ako pero sa kanila lang. Hindi ko pinopost sa social media. Kasi wala namang pakialam yung mga tao sa drama ko. So, yun yung para sa akin. Huwag kang tumingin sa taas. Tumingin ka sa sarili mo pababa. Meaning ikaw at saka sa mga members mo kung meron man. Kung wala kang members, so tingnan mo yung sarili mo. Wala kang ibang aasahan. Kung hindi mo maasahan ang upline mo, edi gawin mo yung sarili mo na upline na maaasahan. Di ba? Oh. So, yun. Ayos. Marami ba natututunan so far? Ayos ba? Ayos? Ayos. Okay. Teka lang. Okay. So yun, meron kasi ako nakitang question na wala, ala, nawala. So yun, anything na pagdating sa mga upline nyo, huwag na kayong tumingin ng tumingin sa kanila kung alam nyo na hindi naman sila nakakatulong sa inyo. Kaya nga nandito rin tong ganito eh. Kahit hindi nyo ako upline, parang upline nyo na din ako, di ba? Hindi nga lang ako motivator, no? Real talking kita. Hindi nga lang ako yung ini-expect mo na mabait. Diba? Okay, so next question. Ito. From Mike Vincent Palma. Ano po pwede mo i-advise sa amin ng mga batang nahihirapan mag-invite sa mga may authority na like yung mga self-employed, like teacher. Hindi self-employed ang teacher, by the way. Di ko po kasi sila naniniwala, lalo na bata ang nag-i-invite at pinagtatawanan lang. Bentahan mo ng product. Bentahan mo ng product. Bakit kasi pinipilit nyo na invite yung mga may mas authority sa inyo kung alam nyo namang talagang hindi sila naniniwala? Okay lang naman na itry mo eh. Okay lang naman na itry mo. Pero kung hindi sila maniwala, bentahan mo na lang ng product. Malay mo, sa pamamagitan ng product nyo, nagustuhan niya, dun pa siya nagpa-member. Kasi ganda ng product eh. Gusto niya maka-discount. Nangyayari yun sa amin. Huwag nyo kasing tingnan na ano lang eh, na parang one ticket to the ano lang. Sabi yun, isang daan lang para maging successful, mag-invite. Hindi. Nandiyan yung product nyo para ibenta. Hindi para titigan. Para gamitin at ibenta. So kung ayaw maniwala sa inyo ng tao na mas may authority sa inyo, ibenta mo. Diba? Ganun. Hindi excuse yan, bata, ganyan-ganyan. 18 ako nagsimula. Okay, huwag nyo gagamitin na excuse yung bata kasi ako eh. Kaya wala naniniwala eh. Bata eh.
18 ako nagsimula. Matanda na ba yun? Okay? So, hindi excuse yan. So, hanap ka ng ibang way. Hanap ka ng ibang paraan. Yung mga may mas authority sa'yo, bentahan mo na lang ng product. So, hanap ka ng ibang mga prospect. Ang dami-dami prospect dyan. Di yan nauubos. Okay. Anong oras na? Okay, so already 8:43. Siguro mga kakatatlong tanong pa tayo nito. Okay, ito magandang question. From Christian Paul Nares. What is the biggest mistake na nangyari po sa inyo nung nag-i-start pa lang po kayo? Biggest mistake? Ang dami. Pero kung isipin ko, ano siguro? Isang pinakamatinding pagkakamali. Hindi ko kasi siya tinitingnan. Even kasi pagkakamali yung mga bagay na yun, hindi ko kasi nakikita na ano eh. Na something na dapat kong pagsisihan. Di ba? Kasi kung hindi ko naranasan yung, kung hindi ko ginawa yung mga pagkakamali na yun, at that moment na hindi ko naman kasi talaga alam na pagkakamali pala, kasi ignorante pa ako. Kung hindi ko ginawa yun, hindi ako matututo, hindi ako mag-i-improve, hindi ako mag-grow, hindi ako magiging ganito. No? Yung lahat ng mga experiences, good and bad, pero mostly bad, especially bad, yung mga pangit na experiences, mga pagkakamali, yun yung bumubuo sa version na ito. Na kundi dahil sa mga pagkakamali na yun, hindi mabubuo yung version na to. Yung pinagsama-samang mga pagkakamali na yun. Yung mga pinagsama-sama ng mga kapalpakan na yun. Yung mga pinagsama-samang rejection, pinagsama-sama na panghihila ng mga tao pababa, mga pagkakamali, hindi ito mabubuo ngayon. Kaya, kaya base dito sa tinanong ni Christian, hindi ako makapag-isip ng something na biggest mistake na ginawa ko. Kasi nga hindi ko nakikita yung mga bagay ni na something na negative na pagkakamali eh. Kaya nahihirapan ako mag-isip kung ano ba biggest mistake na ginawa ko before. Kasi kung sasabihin, ang pumasok sa isip ko kasi kung sasabihin ko naging unethical ako. Yes, mistake 'yun, pero kung hindi ako naging unethical, walang ethical lesson. Kasi hindi ko aaralin kung paano maging ethical in the first place. Kasi yun yung motivation ko din eh. Naging unethical ako yung mga nagawan ko ng masama before, yung mga pinagsinungalingan ko noon, nang dahil sa mga tinuturo rin sa amin noon, na akala ko ay tama kasi okay lang daw yun, white lies lang daw yun. Ganun yung mga ano nila eh, yung mga dahilan ng mga upline ko before eh. Blessing in disguise, no? Just ginamit pa yung Diyos para makapanloko. So, yung kung hindi ko sasabihin ko na ano yun, biggest mistake, kung hindi ko naranasan yun, walang ethical nation eh. Kasi yung konsensya ko noon, dun sa mga pinaggagawa ko na yun, yun din yung isa sa drive ko para ipromote yung ethical nation. Yun din yung isa sa naging drive ko para alamin paano ba ako magiging successful sa network marketing na hindi ko kailangan magsinungaling at manloko ng tao. Meron bang paraan? Kasi hindi masagot ng mga upline ko yan before eh. Naiinsulto sila kapag tinatanong ko yan. Ang sagot nila palagi, do not reinvent the wheel. Yes, upline lang tayo. Di ba? Kasi alam nilang mali. Kaso nga lang, yun yung nagpayaman sa kanila eh. Hindi nila babaguhin yun. Paano yung pambayad ng mga sports car nila? Di ba? Kaya, hindi ko din masabi na biggest mistake ko yun. Yung pagiging unethical. Hindi ako natutuwa na ginawa ko yun, syempre. Pero kung hindi dahil doon, walang ethical nation eh. Kung hindi dahil doon, walang ethical nation. Diba? So yun, I hope na nasagot ko yun, yung question na yun. Okay? Next question tayo. Marami ba kayo natututunan so far? Ayos ba? Comment kayo dyan ng learning kung marami kayo natututunan. Okay, ito. Ito magandang question ito. Ito from Mark Dave Pelago. Gumawa ako ng program na kagaya po sa inyo na matulungan ang mga networkers sa kung ano po yung vision nyo po sa industry natin ngayon. Which is, yeah, ethical nation yun.
Hindi ko na babanggit yung name. Anong may advice niyo po sa akin? Okay, Mark Dave, ito yung may advice ko sa iyo. Kasi ito rin yung naging pagkakamali ko before. Sorry. Nung nagsisimula ako, way back 2016. Kasi nung mga time na yon, 2016 din ako nagsimula, August. Alam ko yung date kasi pag tiningnan ko yung Ethical Nation na group, na Facebook group, nakikita ko yung date kung, di ba may nakalagay doon date joined sa information? Ewan ko kung hanggang ngayon nakikita pa rin yun. Pero natandaan ko kasi, nung ulit yung beses ko makita, date joined ako, yun sa Facebook profile ko nakalagay is August 2, 2016. So ibig sabihin, yung group na yun, ginawa ko August 2, 2016. So ito yung naging pagkakamali ko before. Masyado akong, ano noon, sa totoo lang, ano ako noon, sobrang nainis ako no? sa mga unethical uplines ko before. Nung nalaman ko yung, nung nabulgar sa akin, yung mga kalokohan na ginagawa nila, na tapos pakiramdam ko, biktima ako. No? Kaya sobrang nainis ako sa kanila. At yun yung isa sa mga drive ko para buuin din yung Ethical Nation. Kaya ang ginagawa ko talaga na is all about sa pagtira sa mga unethical networkers. No? Yun talaga yung mga ginagawa ko before. Tinitira ko talaga ng tinitira yung mga unethical networkers. So hindi rin naman sila hindi sila makasagot kasi alam nilang totoo eh. Kung sasagot sila tapos magagalit sila, di pinatunayan talaga nila. Na totoo nga, nagigilty eh. Di ba? Pero later on na-realize ko din na sa halip na tirahin ko yung mga unethical networkers, mas maganda na lang kung turuan ko na lang yung mga networkers, i-share ko na lang sa kanila kung ano yung mga pagkakamali ko before. Which is yun na, doon na nagsimula yung Ethical Nation. Ang naging problema ko lang doon, napabayaan ko yung production ko. Okay, napabayaan ko yung production ko. So ibig sabihin, masyado ako naka-focus no sa pag-create ng mga contents noon 2016. Masyado ako naka-focus doon, nakalimutan ko na yung production ko. Nakalimutan ko na kailangan ko nga pala magbenta. Kailangan ko nga pala mag-sponsor, no. Masyado akong napunta doon sa tinatawag na limelight. Okay, limelight kasi maganda rin yung naging response ng mga fellow networkers at that time. Kasi nga, marami din pala sa kanila yung nakakakita na ng mga ganong pagkakamali. Natatakot lang silang magsalita. Eh, lumabas ako na, ano, na ganito. Na ako na yung nagsalita ng mga ayaw nilang sabihin. So yun, nagkaroon din ng maraming supporters. Kaso napunta ako dun sa limelight. Dun ako na, ano, meaning is, syempre, madaming nagpapasalamat, madaming praise. Eh, wala akong production eh. So meaning, wala akong kinikita. Wala akong kinikita. So, nung na-realize ko yun, edi back to basic ulit ako. Nag-create pa din ako ng mga ganun na content. Kasi ano yun, natutuwa din ako. Masaya rin ako na ginagawa to. Kaya hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin. Duh! Kailangan ko pa bang patunayan na masaya ako na ginagawa to? 2016 ako nagsimula. 2021 na ngayon, ginagawa ko pa din. Diba? 5 years na din. Kaya, tuloy-tuloy ko pa rin yung ginagawa. Pero, nagbigay ako ng time sa production ko. And ang naging mahirap doon, syempre mag-isa ko lang yung ginagawa at that time kasi ngayon hindi na, may mga empleyado na ako na gumagawa ng mga ano, ng mga contents ko, yung ganito, yung mga pinupost sa YouTube ganyan, no? Meron na akong mga team, may team na ako na gumagawa para dito. Kaya ano na din, hindi na din ganun ka time consuming at hindi na rin mahirap sa akin. So ako nag-enjoy na lang ako na ginagawa ko to. And at the same time, may passive income naman ako. So yun ang may advice ko sa iyo, Mark, na huwag mong pababayaan yung production mo. Dapat mas mahaba yung oras mo na ginugugol mo sa production mo. Meaning yung pagbebenta mo at saka pag-sponsor. Bago mo isipin na tulungan yung ibang tao, tulungan mo muna sarili mo. Ganon din sa inyong lahat, hindi lang para kay Mark. Sa inyong lahat, bago mo isipin na tumulong sa ibang tao, tulungan mo muna sarili mo. Ikaw muna, ikaw yung mauna. Kasi mas madaling tumulong sa iba kung may maitutulong ka talaga. Yan yung way ko. Okay? Kaya, merong times noon na dati kasi parang ano ba yun? Dati kasi nung nagsisimula ako noon, 2016, 2017, parang ang dalas ko noon mag-ano eh. Ang dalas ko noon mag-live. May time pa nga ako na parang almost everyday. No, may, hanggang ngayon, nandiyan pa rin sa, nandito pa rin sa Facebook page ko na Carl Serrano yung mga lumang-lumang videos na yun. Sana hindi dinilit ni Facebook. Pero alam ko, nandiyan pa din yun, yung mga lumang-lumang live na yun. Na nakasalamin pa ako noon, tapos naka, ano, ang labo ng camera ko, nakatutok pa sa mukha ko. No, ang lapit-lapit sa mukha ko. Pero, yun ang na-realize ko. Pagtagal-tagal, binawasan ko yon, tapos nag-focus ako sa production ko. At nung nag-focus ako sa production to, doon ko nakuha yung mas malaking result.
Kasi hindi naman nandito yan. Wala naman dito yan eh. And tsaka ito, itong ginagawa ko to, una, yun nga, hobby ko na lang siya. No? Hobby ko na lang na ginagawa ito. Para makapag-inspire ng tao. Tsaka masaya din ako na ginagawa ko ito eh. Masaya ako sa ginagawa ko. Pero unahin mo muna sarili mo. Okay? Unahin nyo muna yung mga sarili nyo. Wag nyo muna masyadong isipin yung pagtulong sa iba. Maganda yung mga hangarin nyo. Maganda yung mga puso nyo, mga hangarin nyo. Pero ang hirap tumulong sa iba kung mismong sarili mo di mo matulungan. Ang hirap tumulong sa iba, especially, di ba, nabanggit ni Mark kasi yung about sa, ayun, tutulong sa mga, ay, matulungan ang mga networker. No? Ang hirap din kasi na tutulungan mo yung iba ikaw mismo, kung ikaw mismo nahihirapan. So ikaw muna, unahin mo muna yung sarili mo. Okay, mag-focus ka sa production mo, bigyan mo ng malaking resulta yung sarili mo, that's the time, madali nang tumulong din sa iba. Madali nang mag-inspire sa iba. Kung ikaw mismo, napatunayan mo sa sarili mo na kaya mo talaga silang tulungin. Diba? 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 No? Kasi itong ginagawa ko na to, kahit hindi ko naman to gawin, kumikita pa rin naman ako ng malaki. Kahit hindi ko naman to gawin, masarap na yung buhay ko eh. Okay naman ako eh. Diba? Pero syempre, hindi pa rin ako, hindi ako mananatiling complacent. Kumbaga, iba na yung sitwasyon ko kumpara noon. Pag binabalikan ko dati, iniisip ko, anong pagkain namin bukas? Dilata na naman ba? Ngayon, hindi ko na iniisip yung mga ganyan. Paano babayaran yung bills? Mga ganon-ganon, di ba? Lampas-lampas na ako doon. Pero, meron pa akong, marami pa naman akong mga goals. No? Marami pa akong gustong to pa rin. Marami pa akong pangarap. Pero meron na, kumbaga sa ano natin, sa siguro, sa ano ba, madalas sa network marketing, ano ba yung madalas na basihan ng ano? Ng parang meron ka na-achieve na milestone na success sa networking, di ba? Mga millionaires club, ganyan, or car club, or top earner, mga ganyan. Nalampasan ko naman na yung lahat eh. Kaya next level na ako. Kaya madali ko na itong magawa. Madali ko na itong nagagawa. At kahit hindi ko to gawin, okay pa rin ako. Okay? So, yun lang. I hope na nasagutan ko ng maayos yung inyong mga tanong. Nasa sa inyo kung gagawin nyo o hindi. Bahala kayo. Pero, yun yung ano. Yun yung mga sinare ko sa inyo. Experience ko yan. Kung ano yung nag-work sa akin. Subukan nyo. Try nyo. Malay nyo. Diba? And once again, para dun sa mga first timer, sana makasama namin kayo dito every Friday, 8 PM Philippines time. Ginagawa ko to. Okay, nagla-live ako dito. So, kung gusto nyo pa mas matuto pa, para sa mga network marketers na hindi parte ng Team Genuine Academy, no? Meron pa akong mga additional training, pwede nyo akong kausapin. Kung saang page nyo man to pinanonood, pwede nyo akong kausapin dyan, message nyo ako dyan, para makapag-suggest pa ako, makapagbigay pa ako sa inyo ng mga other trainings pa, na pwede makatulong sa inyo para maging successful kayo sa mga negosyo nyo, sa ethical na pamamaraan. Okay? So, with that being said, no, I hope marami ako na-provide na training sa inyo, nakatulong ako sa inyo kahit pa paano, na-inspire kahit pa paano. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye. God bless. Kita-kits next Friday.